Nagpakasal si Boaz kay Ruth. Ika-apat na kabanata. Pumunta si Boaz sa pintuang bayan at naupo roon. Nang dumating ang sinasabi niyang mas malapit na kamag-anak ni Elimelech, sinabi ni Boaz sa kanya, "Kaibigan, halik at maupo ka." Lumapit naman ang lalaki at naupo. At tinipon ni Boaz ang 10 mga tagapamahala ng bayan at pinaupo rin doon. At nang nakaupo na sila, sinabi ni Boaz sa kamag-anak niya, "Bumalik na si Naomi mula sa Moab at gusto niyang ipagbili ang lupa ng kamag-anak nating si Elimelech. Naisip kong ipaalam ito sa iyo. Kaya kung gusto mo, bilhin mo ito sa harapan ng mga tagapamahala ng mga kababayan ko at ng iba pang mga nakaupo rito. Pero kung ayaw mo, sabihin mo at nang malaman ko. Kung tutuusin, ikaw ang may tungkuling tumubos nito. At pangalawa lang ako." Sumagot ang lalaki, "Sige, tutubusin ko." Pero sinabi ni Boaz, "Sa araw na tubusin mo ang lupa kay Naomi, kailangang pakasalan mo si Ruth, ang Moabitang biyuda, para kapag nagkaanak kayo, mananatili ang lupa sa pamilya ng kamag-anak nating namatay." Nang marinig ito ng lalaki, sinabi niya, "Kung ganoon, hindi ko natutubusin ang lupa, dahil baka magka-problema pa ako sa sarili kong lupa, dahil pati ang magiging anak namin ni Ruth ay may bahagi na sa lupa ko. Ikaw na lang ang tumubos. Hindi ko kasi magagawa iyan." Nang panahong iyon sa Israel, para matiyak ang pagtubos ng lupa o ang paglilipat ng karapatan sa pagtubos ng lupa, hinuhubad ng isa ang sandalyas niya at ibinibigay sa isa. Ganito ang ginagawa noon sa Israel bilang katibayan ng kanilang transaksyon. Kaya nang sabihin ng lalaki kay Boaz, "Ikaw na lang ang tumubos ng lupa," hinubad agad niya ang kanyang sandalyas at ibinigay kay Boaz. Sinabi ni Boaz sa mga tagapamahala ng bayan at sa lahat ng tao roon, "Mga saksi kayo ngayong araw, nabibilhin ko na kay Naomi ang lahat ng lupain ni Elimelech na minana ni Kilion at Malon. At bukod pa rito, pakakasalan ko si Ruth na Moabita na biyuda ni Malon para kapag nagkaanak kami, mananatili ang lupain ni Malon sa kanyang pamilya at hindi mawawala ang lahi niya sa kanyang mga kababayan. Saksi nga kayo sa araw na ito." Sumagot ang mga tagapamahala ng bayan at ang lahat ng tao roon sa pintuan, "Oo, mga saksi nga kami. Naway ang magiging asawa mo ay gawin ng Panginoon na katulad ni Raquel at Leah, na nagkaanak ng mga naging mamamayan ng Israel. Naway maging mayaman ka sa Ephrata at maging tanyag sa Bethlehem. Naway ang mga anak na ibibigay ng Panginoon sa iyo sa pamamagitan ng babaeng iyon ay magpatanyag sa pamilya mo, katulad ng pamilya ni Perez, ang anak ni Huda kay Tamar." Ang mga ninuno ni David. Kaya nagpakasal si Boaz kay Ruth at niloob ng Panginoon na magdalang tao si Ruth at manganak ng isang lalaki. Sinabi ng mga kababaihan kay Naomi, "Purihin ang Panginoon. Binigyan kanya ngayon ng apo na mag-aaruga sa iyo. Naway maging tanyag siya sa Israel. Palalakasin at aalagaan kanya kapag matanda ka na. Dahil anak siya ng manugang mo na nagmamahal sa iyo ng higit pa sa pagmamahal ng 7 anak na lalaki. Palaging kinukuha ni Naomi ang bata at kinakalong. At siya ang nagbabantay nito." Sinabi ng mga babaeng kapitbahay ni Naomi, "May apong lalaki na si Naomi." Pinangalanan nila ang bata na Obed. At nang malaki na si Obed, nagkaanak siya na Jesse ang pangalan. At si Jesse ang naging ama ni David. Ito ang mga angkan ni Perez hanggang kay David. Si Perez ang ama ni Hezron. Si Hezron ang ama ni Ram. Si Ram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Nashon. Si Nashon ang ama ni Salmon. Si Salmon ang ama ni Boaz. Si Boaz ang ama ni Obed. Si Obed ang ama ni Jesse. At si Jesse ang ama ni David.